Pagalaw, makita nyo, hindi ko siya hawak, pero hindi siya makakatayo dyan. So, ganyan lang siya. Ngayon, ituturo natin sa kanya na dapat hindi niya ginagawa sa atin yon yung panunuwag. And, hindi pwedeng ganun, ha? Ha? Huwag manunuwag, ha? Tatayo ka na. Ayan guys, tatayo na natin siya. And then, guys, kailangan natin siyang himasin. After natin siya i-take down, himasin. Amazing na buhay! Hi guys, good morning. Ayan. For today's vlog, pag-uusapan po natin yung isa sa nagiging problema natin sa ating mga buck or sa mga barakong kambing. Yan. Habang sila po kasi tumatanda, katulad nito ni Dagul, ay nagiging aggressive sila. So, nanunuwag. Yan. Yung panunuwag po nila, ayan, katulad niyan guys, kung nakikita nyo. Yung panunuwag po nila kasi ay isa sa kanilang communication. Yan, ginagawa po nila yan sa kanilang herd. Nakipag-communicate sila, nakikipaglaro sila. At isa ring form of dominant behavior. Yan, kaya po sila nanunuwag. Ini-establish na, nagtatry po sila mag-establish ng kanilang dominant sa isang herd. Lalo na po pagka ang kambing ay gumugulang na, katulad nito ni Dagul. Siya po ngayon ay nasa 12 months. So, nagpapakita na po siya ng aggressive behavior kasi palagi na po siyang nanunuwag. Yan, kung makikita nyo kanina, ay sinusuwag niya ako. Ngayon, meron po akong na-discovery na isang pamamaraan kung paano po natin matuturuan ang ating mga buck para po huwag tayong suwagin, tayo pong nag-aalaga. Kasi tayo pong nag-aalaga ay considered as membro ng kanilang herd. So, ang tingin nila sa atin ay kasama tayo sa kanilang herd. Kaya, pati tayo ay sinusuwag din nila. Ayan, kung nakita nyo, sinusuwag niya ako. Kasi, ang nasa isip niya, kasali ka sa herd. So, nag-establish nga siya ng kanyang dominancy sa kanyang herd. Or, nakipaglaro siya. Kaya, ginagawa niya sa atin yon. Ngayon, napakadelikado po kasi guys, pagka pinabayaan lang natin na ganyan po ang maging behavior ng ating mga barako, lalo na yung mga ganitong klase na malalaking klaseng kambing, o pwede po tayong ma-injure, o pwede tayong mapilayan. Yan, sa puwersa pa lang po nung pagsugod niya ng ganyan, pagka natuhod tayo niyan, po pwede tayong mapilayan. So, kailangan po nating address yun. So, ngayon, ituturo po natin sa kanya kung paano niya ma-realize na tayo ang boss at dapat ay hindi niya tayo sinusuwag. Yan, so, ito po, ipapakita ko sa inyo. Itatali ko muna siya. Yan, kung mapapansin nyo guys, pati po yung pagtatali ay pahirapan. Kasi nga, ayan o. Ah, masakit guys. Masakit na kasi malakas na siya. Ayan o. So, pagka hindi natin ito na-address kaagad, lalaki siya ng lalaki. Lalakas siya ng lalakas. Ayan o. Nakita nyo yung ginagawa niya. So, yun. Kailangan natin maituro sa kanya na hindi niya dapat ginagawa sa atin yan. Yan. So ngayon ang gagawin po natin, meron po tayong dalawang gagawin na pagtuturo sa kanya. Yung una po ay yung take down and then yung pangalawa ay shout. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung shout. Ang una po muna gagawin natin ngayon kasi sobrang aggressive niya ngayon ay iti-take down natin siya. Ipaparealize natin sa kanya na tayo ang boss at hindi siya. So, yun po ang takedown. So, ngayon, guys, papakita ko sa inyo paano gagawin. Nakita nyo yung dalawang paa sa side na to. Or sa opposite side. Kung saan kayo nakatayo, sa opposite side na paa nyo siya, kukunin, nahawakan nyo siya sa ilalim. Ito. Sa ilalim, guys, lumapit-lapit ka, wag kang stationary lang. Close up mo pag kailangan.
Yan, so ipapakita ko sa inyo guys. Hawakan natin siya sa dalawang paa, sa opposite side. So halimbawa, ito tayo nakatayo. Ang kukunin natin ay itong dalawa, sa ilalim natin kukunin, sa ilalim, para man-take down natin siya. Yan. So ito, ready na ba kayo? Yan, masyado kong aggressive the goal. I'm sorry. Kailan natin gawin to? Yan. And then, iipitin natin siya. Close up muna. Kina-close up ko dito. Hindi, huwag mo kasi gumalaw ka. Yan. Yan guys. So, na-take down na natin siya. Ngayon, ang kailangan yung paa natin ay nakalock. Ito. Nakalock yung paa natin. Makita nyo, hindi siya makaalis. Kasi nakalock yung paa natin. So, kahit di natin siya hawakan. Yan. Ngayon, bilang ako nasa taas, na siya nasa baba, marirealize nyo ngayon kung sino ang boss. Then, hawak natin siya sa paa. Yan. So, ang kambing po, pag ginawa natin yung ganito sa kanya, ay marirealize niya na hindi pala ako in charge. Ito pala ang mas dominant sa akin. Yan, kasi hindi siya makagalaw. Makita nyo, hindi ko siya hawak. Pero hindi siya makakatayo dyan. So, ganyan lang siya. Ngayon, ituturo natin sa kanya na dapat hindi niya ginagawa sa atin yon yung panunuwag. And guys, iwasan po natin na ang kambing natin na barako ay hawakin natin sa ulo. Lalo na doon sa may parting sungay. Yan. Kasi, iisipin niya na nakikipaglaro ka sa kanya at gusto mo makipagsuwagan. So, iiwasan po natin na palaging hahawakan ng ating mga barako sa ulo at lalo na sa may parting sungay. Yan. Yung po ang number one na iiwasan natin. So, yan. Jasper. Ano? Huwag ka naman nunuwag, ha? Ha? Sino ang boss? Ako ang boss, ha? Hindi ikaw. O, huwag ka manunuwag, ha? Ayan. So, guys, nakita nyo, Jasper, nakaano na siya. Fully submitted na siya. So, hindi na siya gumagalaw. So, hindi na siya pumapalag. Ibig sabihin, ay submitted na, nagkaroon na siya ng full submission sa atin. Ayan. Pero, guys, ito, hindi natin tumukuha sa isang takedown lang. Kailangan natin itong ulit-ulitin sa tuwing magiging aggressive siya. Yan. Pero itong takedown guys, hindi natin ito kailangan gawin palagi. Kasi nga, sabi ko nga kayo na meron po tayong pangalawang gagawin, yung shout. So yun po ang gagawin natin after this. Hindi natin sila kailangan i-takedown. Iti-takedown lang natin sila pag sobrang aggressive na sila. So yun po ang gagawin natin. Ayan. Ano? Ayan eh. Ha? Masyado ka nang agresibo. Hindi pwedeng ganun, ha? Ha? Huwag manunuwag, ha? Ano na? Tatayo ka na. Ayan guys, tatayo na natin siya. And then, guys, kailangan natin siyang himasin. After natin siya i-take down, himasin natin siya para mapaalala natin sa kanya na mahal pa rin natin siya. Yan, so, ginawa lang natin yung takedown sa kanya kasi nga, medyo umaabuso na siya at nakakasakit na siya sa atin. Pero kailangan iparamdam pa rin natin sa kanya na mahal natin siya. Ayan. So, makita nyo guys, iniiwasan kong hawakan yung ulo. O, ang himas natin ay dito lamang po sa katawan. Yan lang po ang ating hinihimas. Yan. Pero guys, susuwag pa rin yan, ha? Susuwag pa rin yan. Kaya meron po tayong shout. So, yun po ang ipapakita ko sa inyo. Bayan natin siya. Okay. Ah, pagod ako. Mabigat guys, malakas eh. Malakas. So, ito pagka hindi natin ito na-address na maaga at
lumaki siya ng lumaki pa. Ito kasi nasa 50 kilos pala ito ngayon. E yung mga ganyang kambing, umaabot po ng 80 kilos yan. So imagine, yung pwersa ng kambing na nasa 80 kilos, kung pwede niyang baliin yung ating tuhod. O yan. So nakita nyo, nanunuwag pa rin siya. At dito papasok yung shout, guys. Ha! 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 See? So hindi niya tinutuloy yung kanyang pagsuwag. Yun po yung shout. Una, pinarealize natin sa kanya kung sino ang boss. Ngayon, susuwag pa rin siya. Sisigawan natin siya para ma-remind siya na hindi niya po pwedeng gawin yun. So ito guys, hindi to nakukuha sa isang bigayan lang. Paulit-ulit yan, paulit-ulit. Parang aso yan na tinetrain natin na huwag manuwag. Pero yun po ang pwede natin gawin. Pagka siya ay nanunuwag, since na takedown na natin siya at hindi naman siya masyadong ganun ka-aggressive, hindi na natin siya kailangan i-takedown ulit. Shout na lang. So sisigawan natin siya na malakas bago siya umabot sa'yo para ma-realize niya na mali yung kanyang ginagawa. Ha! Baga! Ha! 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 Yan. So, iti-train natin yan, guys. Train. Gaya nga sabi ko, hindi makukuha yan sa isang bigayan. Pero kung nakita nyo naman, nagre-respond siya dun sa ating shouting. So, humihinto siya. So, ibig sabihin, meron talagang epekto sa kanya yung pag-takedown natin at pag-shout natin sa kanya para matigil yung behavior niya na nanunuwag. Yun. So, update ko kayo, guys, dun sa kung ano ang magiging epekto talaga sa kanya kung mag-work talaga yung sistema na ginawa natin para ma-prevent natin yung palagi niyang panunuwag sa atin. Yan. Guys, disclaimer lang po. Ito pong pinakita ko sa inyo ay napanood ka lang din po. So, yun. So, first time po natin ginagawa ito. Sinishare ko lang po sa inyo. Disclaimer lang po. Hindi ko pa po proven na ito po talaga ay 100% na mag-work. Pero sa nakikita ko po at sa nakita niya rin naman, nagre-respond siya dun sa ating shouting. So sa akin pong paniniwala ay may chance po talaga na matrain natin siya para hindi po siya umatake sa atin o umatake. So yun, i-update ko rin po kayo in the following months or in the following weeks kung matitame natin siya, kung matitame natin si Dagul. Yan. So napaka-importante po kasi na matame siya at hindi siya manuwag kasi napakahirap po i-handle ng barako pagka yan po ay nasanay na nanunuwag at maging tuluyan na maging agresibo. Ayan. So ayan, so hanggang dito na lang guys. Sana po ay may nakuha kayong tips kung paano nyo matitame yung inyong mga barako. Pwede nyo rin po subukan. Sa akin pong paniniwala ay mas madali po siyang gawin sa mga katulad natin na ni Dagul na medyo bata pa. Ayan, kasi nag-establish pa lang yan ng kanyang dominance at hindi pa siya masyadong magulang. Kaya, pero pwede rin po natin subukan sa magulang na kambing, baka mag-work din po yung ganitong sistema. Yan, so maraming salamat po sa inyong panonood and sa mga supporters ko po na patuloy po nanonood. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta and sa mga subscribers ko po dyan, maraming salamat po sa inyong suporta. Sa mga viewers ko po dyan na hindi pa po nakasubscribe, sana po ay mag-subscribe na kayo and then hit yung lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Ayan, so yan, update ko na lang kayo guys. Hanggang dito na lang po muna ang ating video for today. Muli, ito ang inyong Kabocals Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap
magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!